Magandang gabi, mga kapatid. Muli, dito po ang ating pang-Biyernes na pangangaral po sa Facebook. Ang ating pong bagong schedule ay Monday, Wednesday, Friday, 8:15 ng gabi. Yan po ang ating bagong schedule po sa ating live preaching sa Facebook. Sa ating pong mga kabsat, na ibang grabe kada kayo amin kapsat. Diyan po sa ating magsyon. Maayong gabi sa iyong tanan, mga kaisyonan, sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos Maray na Banggi, sa Indugabos, sa ating po mga kaibig kapatid sa Pangasinan, Santos Elabi, diyan po sa Carabao Island, Maya na Gabi, at dito po sa amin, Maya Pabay. So sa gabing ito, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral po sa ating serye sa aklat po ni Daniel. Ano po? So, nandito po tayo sa ikalimang kabanata ng aklat po ni Propeta Daniel. Ito po ay very interesting sapagkat sabi nga po nila, ang tao po ay natututo sa pangyayari sa nakaraan o sa kasaysayan. Pero hindi itong haring ito, ano po? Na hindi natuto kay Haring Nebuchadnezzar doon sa kanyang pagmamalaki lamang sa tunay na Diyos sa inaparusahan at naging tulad sa parang hayop at kumakain din ng pagkain ng hayop at nawala ang kanyang katinoan. At doon lamang po sa pagbalik niya sa katinoan na kinilala ni Nebuchadnezzar ang Diyos ay namumulo sa kaharian ng mga tao at di kailangan magmalaki laban sa tunay na Diyos. Pero dito pong si itong haring ito, ano po, sa ikalimang kapitulo, ay iba naman, ay kabanata, iba po. Ito po si Belshazzar. Ang background po ni Belshazzar, kung natin pong titignan sa kasaysayan, itong listahan po ng mga hari sa Babylon, marami pong mga dynasty, ano po, itong mga haring ito. Kasama na po yung mga Assyrians sapagkat yung po ay lahi, isang lahi lang po yan. Pero dito po sa ikapisampung dynasty o tinatawag ng Chaldean, no, Babylonians. Nagsimula po sa haring yung dati po ni Nebuchadnezzar, Nabopolazar. Siya po ay naghari mula 626 BC hanggang 605 BC. At pagkatapos mo si Nebuchadnezzar, nagsimula po siyang manghari mula August 605 BC hanggang 7 October 562 BC. At sumunod sa kanya si Amel Marduk, 7 October 562 BC. At siya po ay natapos ng 560 BC. Dalawang taon lang po naghari ito. Tapos po si Nergilazar, na son-in-law Nebuchadnezzar na kinuha niyang kaharian no August 560 BC hanggang April 536 BC. At pagkatapos pa si labas si Marduk na nagmula po noong April 536 BC hanggang June 556 BC. So alos ilang buwan lang si Nabonidus. Nagsimula po siya ng May 25, 556 BC hanggang 539 BC. Si Belshazzar, siya po ay anak ni Nebuchadnezzar. So siya po ay sila ay magkasabay na naghari sapagkat itong si Nebuchadnezzar ay hindi siya interesado sa paghahari kundi ba ang kanyang interes, mga kapatid. Si Nebuchadnezzar na siyang dating saserdote sa ilalim po ng Nebuchadnezzar ay naging hari ng 536 BC. Ano po? Pero siya interesado sa mga scholarly at religious persons. So, inappoint po niya ang kanyang anak na si Belshazzar bilang taga-pamuno ng Babylon sa kanyang lugar. Si Belshazzar ay naging sabay na hari ng kanyang ama. Ano po? So, siya ay pangalawa sa paghahari. Kaya nga po, si Daniel, chapter 5, 16-29, na sinasabi kung may bibigay ni Daniel ang kahulugan ng kanyang panaginip,
si magiging ikatlo sa pamumuno. Dahil ang unang pangunguna ay si Nabonidus, at ang pangalawa ay si Belshazzar, at ang maikatlo si Daniel, kung tinanggap ni Daniel ang alak ng hari, pero hindi niya tinanggap. So dito po sa makita natin mga bagay na pwede nating pansinin, tinapit na ang tawag na ni Belshazzar na ama si Nebuchadnezzar. Dito po sa Daniel chapter 5 verse 2, verse 11, verse 13, verse 18, verse 22. Pero sa katotohanan, ang kanyang ama ay si Nabonidus. Yan po ang tunay na ama ni Belshazzar, na maaaring siya po ay naging son-in-law ni Nebuchadnezzar. Kumisan na ginagahit mo salitang ama bilang ninuno. Halimbawa po, dito sa John chapter 8 verse 56. Ito ang ating mababasa. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Hindi naman nila literal na ama si Abraham. Si Abraham ay kanilang ninuno. So kung minsan ang salitang ama ay nangahulugan ng ninuno. So maaaring ang kahulugan kung bakit tinatawag na ama ni Belshazzar si Nebuchadnezzar. Magsisimula po ang kasaysayang ito na si Belshazzar ay nagdaos ng isang malaking andaan sa 1,000 niyang mga maharlikaw, nobles, so yung mga tinatawag nating mayayaman, at siya yung manim ng alak sa harapan ng 1,000. Basahin natin. Ang hari si Belshazzar ay nagdaos ng malaking andaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Na matikman ni Haring Belshazzar ang alak, ipinagutos niyang dalhin doon ang mga sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari na kanyang mga maharlika, ng kanyang mga sama at ng kanyang mga asawang lingkod. Kaya dinala nila ang sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito'y ininuman ng hari na kanyang mga maharlika, ng kanyang mga sama at ng kanyang mga asawang lingkod, o yung tinatang nating concubines. Maalala po natin bilang background na sa lakay ni Nebuchadnezzar ng Jerusalem, kinuha niya po ang mga sisidlang ginto at pilak mula sa templo ng Jerusalem. Ito yung mababasa na sa Pangalang Chronicles, chapter 36 verse 10. Sa tagsibulang taong si Nebuchadnezzar ay nagsugo at dinala siya sa Babylonia, pati ang mahalagang kagamitan sa bahay ng Panginoon, at si Zedekias na kanyang kapatid ay ginawang hari ng Juda at Jerusalem. Ito po mga bagay na ginto at lagyang sa pilak na sisidlan sa templo ay tinuturing na mga banal. Ang salitang banal ay hindi na nga huhulugang palagi na walang kasalanan. Ibig sabihin, ang salitang banal, ang ibig sabihin ay iyaong hinihwalay sa paglilingkod sa Diyos ay tinatawag na banal. Itong tayo mga Kristiyano ay tinatawag tayong banal dahil hiniwalay tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So yung mga bagay na ginagamit sa templo sa paglilingkod sa Diyos ay tinuturing na banal. At yung ginagamit lamang sa paglilingkod sa templo. At hindi ginagamit sa ordinaryong kagpaggamit. Kaya ngayon, yung mangyari dito, yung pong mga mahalagang bagay na ginagamit sa paglilingkod sa templo sa Jerusalem ay ginamit bilang mga ordinaryong mga bagay na ginamit sa pag-iinom ng alak. Ito po sa Hebrews chapter 9, 21 to verse 23, yung lahat ng mga banal at kabilang sa tipang, kasama po yung ginagamit sa templo, ay minisikan ng dugo ng mga hayop. Then likewise, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And according to the law, almost all things are purified with blood. And without shedding of blood, there is no remission. Therefore, it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. So yung mga sisidlan sa templo ay tinuturing na banal.
So dito po sa pangyayaring ito, si Belshazzar ay nagkasalang malaki sa harapan ng Diyos. Sapagkat yung mga bagay tinuturo na banal ng Diyos, mga sisidlang ginto at pilak, na ginagamit sa paglilingkod sa templo, ay ginamit lang niya sa ordinaryong gamitan. Na yun po ay bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. So dito po sa ika-apat hanggang ika-lima. Sila nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tansong, bakal, kahoy at bato. Nang oras ding yun ay may limitaw ng mga daliri ng kamay ng tao at sumulat sa palitada ng poder ng palasyo ng hari. Sa tapat ng ilawan at nakita ng hari ang bahagi ng kamay nang ito ay sumusulat. Ano bang ginawa ng hari? Hindi nila pinuri ang tunay na Diyos. Sa kabaligtaran, pinuri nila yung mga Diyos na gawa ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. So itong hari at ang kanyang mga bisita ay sa kanilang kamangmangan ay pinuri ang nilalang kaysa sa nawala. Na dito po ito yung kasalanan ng mga hintil na mababasa na sa Romans chapter 1, verses 21 hanggang verse 25. Sapagkat kahit kilala nilang Diyos, siya hindi nila nilalati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Kundi naging walang kabuluhan sa kailang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aaking marunong, sila ay naging mahangal. At ipinagpalit nilang kalatian ng Diyos na hindi nasisira sa imaheng kahawig ng tao na nasisira at na mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga nagkumagapang. Kaya dahil sa mga pagnanasa na kailang mga puso, ay nayaan sila ng Diyos sa karamihan upang lapastanganin ng kailang mga katawan sa kanilang sarili. Sapagkat pinatay nila kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sinumalang na sila'y na siyang pinupuri magpakilanman. Amen. Ano ginawa ni Belshazzar? Hindi siya natuto doon sa kaparusahan ni Nebuchadnezzar doon sa Daniel chapter 3. At doon pagkatapos si Nebuchadnezzar ay ginawang parang isang hayop na wala siyang katinuan, kumakain ng pagkain ng hayop, at siya ay nababasa ng hamog sa langit. Hindi sila natuto doon. Sila naging hambog. Sinamba nilang mga Diyos na gawa ng ginto, pilak, kahoy, bato, at sila ay nagkasala po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. So, yun po ang kailan naging kasalanan ni Belshazzar sa harapan ng Diyos. Kung yun po pagmamataas ni Nebuchadnezzar ay pinarosahan ng Diyos, hindi rin palalampasin ng Diyos itong kasalanan ni Belshazzar. Alam po ninyo, bakit kaya ganon? Ang makikita natin dito, may epekto ang karangyaan sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Dahil sa sobrang karangyaan ng tao minsan, ay sinasamba niya ang kanyang karangyaan kaysa sa Diyos. Kaya itong mga tao ito na sa sobrang karangyaan, ay sila rin po yung nagiging mananamba ng mga Diyos-Diyosan sapagkat ang mismong karangyaan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Masayin natin ang Colossians chapter 3 verse 5. Ano po? Therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Yung pong covetousness, yung sobrang karangyan, ito po ay pagsamba sa Diyos Joseph. Ginagawa natin ang karangyan o material na kayamanan na Diyos. Ito lang po sinasabi sa Matthew at chapter 6 verse 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupukutan niyang isa at iibigin na yung kalawa o magiging tapat sa isa at ahamakin na yung kalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Pagka ang ginawa nating interes ay mga nilalang na bagay ang mga, at hindi natin sasabihin ng Diyos. Ayan po ang ginawa ni Belshazzar. So, siya po ay binaba ng Diyos. Mayroon siyang sinulat sa palitada sa palasyo ng hari, or sa wall of the palace, sa makikita natin. Dito po sa Daniel chapter 5, yung unang bahagi ng talata, ng oras din yun ay may lumitaw ng mga daliri na kamay ng tao.
nilangulang bahagi. At simulat siya yung kamay na ito sa ikalawang bahagi ng Daniel chapter 5 verse 5. At sumulat sa palitan ng pader ng palasyo ng hari. Nakita na Belshazzar yung bahagi ng kamay na nagsulat. So, sa ikatlong at huling bahagi ng talata. Sa tapat ng ilawanin at nakita ng hari yung bahagi ng kamay ng ito ay sumusulat. So, may sinusulat yung kamay doon sa palitada sa palasyo ng hari. Doon sa unang bahagi ng kabanata ay makikita natin ang pagkamataas ni Belshazzar. Pero pagkatapos siyang makita ang mga bagay na isulat, nagbago siya. Siya ay natakot at siya ay nanginig. Yun po sa Daniel chapter 5 verse 6. Na magkaginamutla ang mukha ng hari, pag tayo po'y natatakot, tayo namumutla. At binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip. Ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay halos nakalag, at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpungan. So, ninenervis siya ngayon. Dahil siya nakita niya ang sulat na sa palitada ng palasyo ng hari, on the walls of the palace of the king. Ninenervis siya ngayon. Ito po ay isang malinaw na halimbawa na nakasulat sa Proverbs chapter 16 verse 18. Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Ito yung maliwanag na nangyari kay Belshazzar. Nakita niya ang kamay ng isang tao. Natakot na siya. E ano pa kung nakita natin ang mukha ng Diyos? Yung kamay na nakita niya, isang maliit na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Eh lalo pag nakita natin ang mukha ng Diyos, ano kaya lalo tayong matatakot. O pagdating ng katulang, tayo ba'y makakatayo sa harapan ng Diyos? Hindi tayo makakatayo sa harapan ng Diyos kung tayong masama. Katulad sinasabi sa Proverbs chapter 1 verse 5, kaya't ang masama hindi tatayo sa hukuman, ni siya kapulungan ng matwid ang makasalanan. Eh siyempre, ikaw ay papaparusa. Pero kung tayo po may dalisin na puso at banal namang kamay, in other words, kamay na naglilingkod po sa Diyos, mababasa natin sa awit 24:3-5, pwede tayong humarap sa Panginoon. Sinong umakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malilinis na kamay at may pusong dalisay na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo at di sumusumpa na may paglilinlang mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan at pagwawalang sala mula sa Diyos ang kanyang kaligtasan. So, nakita pa lang niyang kamay at nanginig na sa takot si Belshazzar. Ngayon, katulad ni Nebuchadnezzar, ang tinawag niya yung mga encantador o magician o yung mga pantas sa lupain ng Babylon. Dito po sa Daniel chapter 5, 7-9, basahin po natin. Ang hari sumigaw na malakas upang papasukin ang mga encantador, mga kaldeyo at mga manguhula. Ang hari nagsalita sa mga pantas ng Babylonia. Sinang makababasa, sinang makakabasa ng sulat na ito at makapagpaliwanag sa akin ng kahulugan nito ay susugutan ng kulay ube. Magkakaroon ng pintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging ikatlong pinuno sa kaharian. Na magkagay pumasok ang lahat ng pantas ng hari, ngunit hindi nila mabasa ang sulat o may paliwanag man sa haring kahulugan nito. Kaya't lubang na bagabag si Aling Belshazzar at ang kanyang kulay ay nabago at ang kanyang mga marlika ay narito. Tingnan po niyo ang mapapasin natin sa ikapitong talata ay magiging katlong pinuno sa kaharian. So siya ikalawa at ang tatay niyang una. So yung katlo, magiging katlong pinuno sa kaharian kanya. Ang problema, wala namang kapangyarihan yung tinawag niya. Hindi sila nakatulong sa kanya. Ang problema ng mga tao, pag tayo po ay nasa kalagayan ganito, kalagayan ng krisis, pupunta tayo sa maling mga maling lugar, maling mga tao. Hindi tayo pupunta sa Diyos. Yun ang sinasabi sa awit, verse 1. Mapalad ng taong hindi na malakad sa paylang masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, sabi niya.
Papalad ang tao, hindi na mahalakad sa payo ng masama. Ito, kanina humingi ng payo si Belshazzar sa mga tao masama, sa mga pantas ng Babylonia. Doon siya tumatawag. Wala, hindi nila nilalagay ang tiwala na sa Diyos sa una. At tulad po sa Proverbs chapter 3, 5 to 10. Sa Panginoon ay buong puso nga magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, sa iyong kinakilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sarili mga mata. Matawad ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginawahan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at namangunang bunga ng lahat mong lahi. Lahat mong ani, sa gayo'y mapupuno ng sagana ang iyong limbakan at aapaw ng bagong alak ang iyong sisidlan. Kung tayo magtitiwala sa Panginoon, may kaso itong si Belshazzar ay tinawag niya mga pantas ng Babylon at hindi siya nagtiwala sa Diyos. At sa mga katwid, hindi siya nagkaroon ng pagpapala na galing sa Diyos. Ay hindi man naibigay, hindi nila maibigay yung mga tinawag niya. Kasi ito mga pantas, ano po, wala, hindi man naipaliwanag yung kanyang nabasa. Dito po sa tuloy po natin, sa ikasampung kakalabihan na talata. Dito po ay binabanggit yung reyna. So, maaaring ito yung nanay ni Belshazzar sapagkat nabanggit na po yung mga asawa niya eh. At yung mga asawang lingkod, kanya. So, siguro ito yung reyna. Ito yung tinatake lang queen mother, yung nanay ng hari. Ang reyna, dahil sa salita ng hari at ng kanyang mga marlika ay pumasok sa bulwagang pinagdarausan ng kasayahan, nagsalita ang reyna at sinabi, "O hari, mabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mamutlaman ang iyong mukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na may espiritu ng mga banal na Diyos. Sa mga araw ng iyong ama, natagpuan sa kanyang liwanag, pagkaunawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos." Interesting din ito. Pagdating po natin sa English, the wisdom of God, kanya. Pero sa Tagalog, karunungan ng mga Diyos. Dito ipapakita sa atin. Nang literal na kahulugan ng salitang Elohim, may mga Diyos. So ito kung nagsalin po sa Tagalog dito, sinahin na sa literal na paraan, kaya mga Diyos, kanya. Pero ito tumutukoy sa tunay na Diyos. Ginawa siya ni Hari Nebuchadnezzar na iyong ama bilang puno ng mga salamangkero, mga inkantador, mga kaldir, mga manguhula. Palibasa ay isang hindi pangkaraniwang espiritu, kaalaman at pagkaunawa na makapagpapaliwanag ng mga panaginip at mga bugtong at paglutas ng mga suliranin ang nagtatagpuan sa Daniel na iyon na pinangalan ng hari na Belteshazzar. Belteshazzar, pinatawag si Daniel at kanyang ipaiyahayag ang kahulugan. So, din patingin po niyo yung reyna, kung ito man yung nanay ng hari, ay naalalaman niya yung tungkol kay Daniel na makakatulong kay Belshazzar. Dapagkat itong Daniel na ito ay may karunungan, kapangyarihan, na makapagbigay ng kaliwalag sa mga panaginip at mga bugtong at mga suliranin ng kaharian. Kaya nga po siya ay biniyayaan ni Nebuchadnezzar na mamuno sa kanyang kaharian nung bilang kantimpala. So, umarap si Daniel sa harapan ng hari dito sa 13 to 16. Na magkakaintindihan si Daniel sa harapan ng hari, sinabi ng hari kay Daniel, "Ikaw ba si Daniel ay isa sa mga biyag mula sa Huda na kinuha sa Huda ng aking amang hari? Nabalita ko ng Espiritu ng mga banal na Diyos ay isa sa iyo, ay nasa iyo. At ang liwanag at pagkaunawa, di pangkaraniwang mong karunungan na tatagpuan sa iyo. Ang mga pantas at maengkantador ay dahilan sa harapan ko upang kailang basahin ang sulat na ito at ipaalam sa akin ang kahulugan nito, ngunit hindi nila may paliwanag ang kahulugan nito." Pero para makita natin, pagkamatid na Nebuchadnezzar, para nawala na sa eksena si Daniel, pagkat hindi lang sa kilala nitong haring ito. Kailangan pa siyang ipakilala ng
ng Queen Reina, maaaring the Queen Mother, sa kanya na makakatulong kay Belshazzar, si Daniel. Ngunit ang balitaan ko na ikaw ay nakapagbibigay ng mga kahulugan at nakakalutas ng mga suliranin. Kung yung mga mababasa ang nakasulat at mapapaalam sa akin ng kahulugan, ikaw ay daramtan ng kulay ube. Magkakaroon ka ng kwintas sa ginto sa palibot ng yuleg at ikaw ay magiging katlong puno sa kaharian. So, hindi siya kilala ng hari na ito. Si Nebuchadnezzar, kilala siya. Pero itong hari na ito, hindi niya kilala si Daniel. Ano po? Na makita natin. Pero dito po, makikita po natin, number one, sa ikalabimpitong talata, hindi tinanggap ni Daniel yung alok ng hari na maging katlong pinuno sa kahariyan. Na magkagay-sabagot si Daniel sa harapan ng hari, iyon na ang iyong mga kaloob o ibigay mo ang iyong mga pagtimpala sa iba. Gayun may aking babasahin sa hari na kasulat at ipapaalam ko sa kanya ang kahulugan. Masinin ito ang Daniel na ito, ano po? Hindi siya after sa pakinabang. Hindi katulad ng ibang ngayon sa panahon natin ngayon, pag kami pakinabang, kahit babakliin nila ang kailang paniniwala, gagawin nila. Kahit sila mag-compromise, gagawin nila. Basta magkaroon lang sila ng pakinabang, hindi si Daniel. Hindi niya tinanggap yung alok ng hari na magiging katlo sa pinuno, sa kaharian at tatanggapin niya yung mga kaloob. Hindi niya tinanggap. Wala pa ay binigyan niya ng nirebuke niya yung hari. Sinaway niya yung hari. Basahin po natin. At makikita po natin ang karakter ni Daniel. Hindi siya natatakot sapagkat sinaway niya ang hari. Basahin natin. Sa 18 hanggang 21 talata. O hari, ang kataas-taas ng Diyos ay nagbigay kay Nebuchadnezzar na yung ama ng kaharian, kadakilan, kalalatihan, at kamahalan. Dahil sa kadakilang ibinigay niya sa kanya, nanginig at tatakot sa harapan niya ang lahat ng mga bayan, mga bansa at wika. At ibig niyang patayin ay kanyang pinapatay at ang ibig niyang buhay ay kanyang inaayang mabuhay. Ang ibig niyang itaas ay kanyang tinataas at ang ibig niyang ibaba ay kanyang binababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas at ang kanyang espiritu ay magmatigas at siya nag-asal na may kapalaluan. Siya ay pinatalsik sa kanyang trono ng pagkahari at ang kanyang kalalutian ay nalis sa kanya. Siya pinalayas mula sa manak ng tao at ang kanyang puso ay naging gaya ng dahilang sa hayop at ang kanyang tahanan ay kasama ng mailap na mga sno. Siya pinakain ng damo ng gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng among sa mga langit. Hanggang sa kanyang kilalanin ng katastaasang Diyos ay nagahari sa kanya ng mga tao at inilukluk niya roon ang sinamang kanyang maibigan. Bakit ito pinapaalala ni Daniel kay Belshazzar? Para makita ni Belshazzar ng pagmamataas laban sa tunay na Diyos ay magdudulot ng kaparusahan. Katulad ng nangyari kay Nebuchadnezzar, ang kasaysayan ay nakakatulong. Makita natin, we learn from history. We learn from the past. Pero kumisyan, hindi ganun lang nangyayari. We do not learn from the past. Katulad nitong haring ito, si Belshazzar, hindi siya natuto sa nangyari sa kanyang ama, ninuno na si Nebuchadnezzar. Tuloy po natin sa 22 hanggang 24. Ngunit ikaw na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo pinapakumbaba ang iyong puso bagamat iyong nalalaman ang lahat ng ito. Itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng Langit. Kailang dinila ang mga sisidla ng kanyang bahay sa harapan mo at ikaw ang iyong mga mahalika at ang iyong mga asawa at ang iyong mga sanglingkod ay uminom ng alak mula sa iyon. Mula sa mga iyon. Pinuro mo ang mga Diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahit bato na hindi nakakita, nakakarinig o nakakaalam man. Ngunit ang Diyos na may hawak ng iyong paghinga at sa kanya ng lahat mong mga lakad ay hindi mo nalalhati. Kaya mula sa kanyang harapan ay sinugo niyang kamay at ang sulat na ito'y inukit kanya. So ngayon, nirebuke niya yung hari. Katulad siya ni Propeta Nathan, nirebuke niya si David. Kailangan ganun po tayo. Kailangan sabihin lang natin kung ano yung totoo. Hindi tayo natatakot sabihin kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan yung ating ipangaral.
May mga kapatid na alam nila yung totoo, ayaw nila magsalita. Bakit? Kung tayo po yung maangaral ng Ebanghelyo, we should preach the gospel. We should preach the truth. Huwag tayong matakot. Si David, ay si Daniel, di siya natakot. Si Nathan, di siya natakot. Si Moses, di siya natakot sa Pharaoh. Pagkat kasama nilang Diyos. Ang nangyari dito, si Belshazzar ay itinas niya ang kanyang sarili. At least siya nagpangumba sa harapan ng Diyos. It's pride. He was full of pride. At siya po ay nagmataas sa Diyos ng katotohanan. Siya ay nagmataas sa Diyos. Alam po niyo sa Isaiah chapter 14, kung atin pong titignan itong hulang ito tungkol sa pagbagsak ng hari ng Babylon at ang kaharian po ng Babylon, hindi sinabi dito ang pangalan kung sino yung hari nyo. Sabi po sa Isaiah chapter 14 verse 4 that you will take up this proverb against the king of Babylon. How the oppressor has ceased, the golden city ceased, the Lord has spoken the staff of the wicked, the scepter of the rulers. He will struck the people in wrath with a continual stroke. He will rule the nations in anger. He is persecuted, no one hinders. The whole earth is at rest and quiet. They break forth into singing. Indeed, the cypress trees rejoice over you and the cedars of Lebanon, saying, since you are cut down, no woodsman has come up against us. Kanya. Itong hari ng Babylon ay pinabagsak ng Diyos. At ang kaharian ng Babylon ay pinabagsak ng Diyos. So, hindi to siya ang Nebuchadnezzar. Dahil siya ang Nebuchadnezzar, hindi inalis sa kanyang kaharian dahil siya nagpakumpa sa harapan ng Diyos. So, ito'y tumutukol kay Belshazzar sapagkat siya naging mataas sa harapan ng Diyos. So, ano ngayon ang kaparusahan? Ipiniliwanag po ngayon ang kahulugan ng nakaukit na sulat sa palitada ng palasyo ng hari. Sa 25 hanggang verse 31. Ang kahulugan po ng Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ito ang mga sulat na inukit. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang na ng Diyos sa mga araw ng kaharian na ito'y winakasar. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang gulak. Kulang. Ito po pag nakikirabasa ko ito. Naalala ko talaga yung pelikula ng noong high school ako, yung tinimbang ka ngunit kulang, yung pala'y biblical, alam po. At that time, hindi ko alam eh. Nakala ko, yun ay pelikula lamang na may ganong titulo. Pero nandito pala sa Biblia yun. Ikaw ay tinimbang sa timbangan at tatuklasang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay nati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. So yun ang sinabing kahulugan itong Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Sa mga tuwid, aalis siya sa kanyang kaharian. Bakit? Sapagkat siya tinimbang, ngunit kulang. At ibibigay ito sa Medo at mga Persian ang kanyang kaharian. So, ang ibig sabihin, yung pangako lang ni Belshazzar kay Daniel sa 29, ay walang kahulugan. Sa verse 20 na magkagay, nagutos si Belshazzar at dinamatan si Daniel ng kulay ube at kintas sa ginto at nilagay sa palibot ng lignya at ginawa siya ng kaipahayag tungkol sa kanya na dapat may ikatlong pinuno sa kahari. Pero paano mangyayari yun? Hindi nangyari yun. Bakit? Sa verse 30, ng gabing yun ay napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeyo at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian. Siya nooy halos 62 taong gulang. So paano ngayon yan? Siya'y pinatay. Siya'y pinatay. Halin po kay Herodotus, ang Babylon po ay bumagsak bilang bunga ng pagdadivert o pagbago ng tubig ng Euphrates na itong mga kaaway na dahil nagbago po yung tub po, yung daanan po ng ilog na ito, yung mga kaaway nakapasok sa palasyo ng hari. Sinasabi ng mga iba, ito'y dahilan ng treason at kaguluan mula sa loob ng kaharian. Mula sa loob ng syudad, na binuksan po yung gate at nakapasok po yung mga
yung mga nananakop na mga Medo Persian. So ito po yung pagkikita natin, maalala po nasa kasaysayan ito yung the parable of the rich fool, di ba? Na gagawa ka ng mas malaking kamalig o pag-ilagay ko mga kingani, kaya sa sinabi ng Diyos, hangal, sa gabi ito ay kukunin ko yung kaluluwa kanya. Yun ang nangyari kay Belshazzar. Kinawa sa kanyang kaharian at ibinigay sa Medo Persia. Ito ang katuparan ng Isaiah chapter 14. Ano po? So, hindi si Ari Nebuchadnezzar yun, kundi si Aring Belshazzar. So, sa ating pagtatapos, magsilang po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Bakit pinarusahan si Belshazzar? Sapagkat number one, nilapastangin niya mga banal na bagay mula sa bahay ng Diyos, templo sa Jerusalem. Nilapastangin niya. Dahil nilapastangin niya, ang kanyang kaharian ay nawala. So, makita natin. So, sana matuto rin po tayo sa kanya. Tayong templo ng Diyos. Huwag natin lapastangin ang templo ng Diyos. Kung tayo pa mga Kristiyan, kailangan tayo maging tapat. Umuwi sa buong katapa. Huwag natin lapastangin ang templo ng Diyos. Sa pagkaulalapastangin natin ang templo ng Diyos ay parurusahan ng Diyos. So ito yung writing on the wall. So, merong warning kay Belshazzar ng kanyang katapusan. At si Belshazzar ay pinarusahan ng Diyos. Dahil siya nagmataas laban sa Diyos. So, ayan po ninyo, sa panahon po natin ngayon, anong aplikasyon nito? Yung mga kapatid na nagmamataas laban sa Diyos, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, sila'y gumagawa sa sarili lang kaparaanan. Ay, hindi sila kakasiyan ng Panginoon. Sila'y paparusahan katulad ni Belshazzar sa araw ng paghuhukom, katulad ng sino bang lapapastangan sa Diyos sa mga naungunang panahon. So, pag nilapastangan natin ang Diyos, nilapastangan natin ang pagsamba sa Diyos, nilapastangan natin ang salita ng Diyos, nilapastangan natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo parurusahan tayo ng Diyos. Katulad na lang nagbasa natin dito. So, ito yung actual para sa ating katututo. Kung sa ating matutong malapastanganin ang Diyos, ano po, makita natin. Huwag natin lapastanganin ang Diyos. Tayo sumunod at sambahin ang tunay na Diyos na buong kapakumaba at huwag nating palitan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, katulad siya ni Haring Saul, na hindi siya sumunod sa kalooban ng Panginoon, inalis sa kanyang kaharian. Siya nagmataas laban sa Diyos. Siya nagrebelde laban sa Diyos. Ganito rin si Belshazzar kasi pinarusahan ng Diyos. Ngayon din ang mangyayari sa atin. Lalapastangan natin tunay ng Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ng paglapastangan sa kanyang kalooban at di paksunod sa kanyang kalooban na nakasulat sa bagong tipan, parurusahan din tayo ng Diyos. Matuto tayo rito, mga kapatid. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi. Simple lang, pero alam niyo, itong Daniel, sabi ko nga siya, yung unang ano na bahagi ay simple lang. Napunong-puno ng mga aral na pwede tayong matuto doon. Pero yung pangalang bahagi ng aklat na ito ay mahirap. Ito yung mahirap na bahagi ng aklat na ito. So tayo po ay bumasa ng mga bumati sa atin ngayon. Larry Gatchalian, good evening po. Leonita Torreliza, na yung bagarabi, kanta kayo amin, mga kapsyad, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, ganyan. Samuel Graneta, good evening, brethren, watching. Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat. John Bautista, tumipon nak, manan, elo kakapsyad, ken gagayem. Alam ko yung gagayem, kaibigan yan. Kasi wala lang, Kennedy Pilo Gambol, good evening po sa lahat. Medic Kakalono, magandang gabi po sa lahat. Marcel Sanchez Atibagos, magandang gabi po sa lahat. Oljan Ocampo, good evening po. Loli Martinez, good evening po. Rufus
Gandang gabi po, Dina Villamin, magandang gabi po sa lahat. At si Brother Jojo Campo, magandang gabi po kanya. Masamang balita po sa mga kapatid na mga kaibigan, mga Pilipino tatrabaho sa abroad, dahil nga po doon sa Omicron virus, ay laging masyela naman ang paglalakbay. Hindi ko po alam kung ano mangyayari sa mga nanggaling po sa ibang bansa, nagpumunta rito, at sa kailang pagbalik to sa kailang pinanggalingan. Maraming salamat po sa iyong matigang pakikinig. Sa Lunes po ulit tayo magkakaroon ng Facebook Live Preaching. At tutuloyin marahil natin ang Daniel Chapter 6. Ito yung tinata, Lion's Den. Ano po? Pagka nababasa ko po ito yung kabanata, naalala ko po yung basketball team noon, panunang panahon. Ang pangalan po ng team nila, Lion's Den. So, tara po, magpatuloy tayo sa pakikinig at sa ating pangaral sa Facebook. Tayo po maghiwalay, as usual, sa pamagitan ng maikiling panalangin. Banal, muli kami nagpapasalamat sa lahat ng biyay na binibigay sa amin. Unang karagdagan ng buhay sa araw-araw na yung ginagawad. At ang mahalaga po ay ang kaligtasan sa pamagitan ng iyong bugto ng anak na namatay sa krus na aking Panginoon. Tawarin niyo kami, Ama, sa aking mga kasala. At naway bigyan niyo kami ng liwanag sa pamagitan ng iyong salita. At ang mga kapatid ay kami lahat ay magpatuloy sa pagkalikot sa inyo. At ang mga bagay tayo ay mahini, naging lang para sa Kristo na aking Panginoon. Amen. So, manasya lahat po mga kapatid. Magiging pa rin tayo.